Manalangin po tayo. Banal at mahabagin namin Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Nagpapasalamat po kami sa pagpapatawad ninyo sa lahat ng aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng inyong mahalagang dugo. Salamat po sa dakilang biyaya na kami hindi natatanggap ng sumpa at kahatulan. At binigyan niyo po kami ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Nang nakaraang linggo, kami po ay sama-samang nagtipon at nag-aral ng salita ng Diyos. At maraming nakaunawa sa biyaya ng Diyos at naligtas. Nagpapasalamat po kami sa pagkilos ng Diyos sa gawaing ito. Kami na naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon, hawakan mo po kami sa pamamagitan ng inyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang mamuhay kami ng nararapat bilang mga anak ng Diyos. At huwag maagaw ang aming pansin ng mga walang kabuluhang bagay ng mundo at mamuhay ayon sa pagnanasa ng aming laman. Kami po ay inyong pamunuan at gabayan upang masunod namin ang banal na kalooban ng Diyos at magbuhay sa natitirang oras ng aming buhay para lamang sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kung mayroon mang sino man na hindi pa malinaw na nakakaunawa sa pag-ibig ng Diyos, pakiusap, buksan mo po ang kanilang puso at tulungan silang magkaroon ng buhay na walang hanggan at pag-asa. Pakiusap, samahan po ninyo ang mga iglesia sa palibot ng bansa at sa buong mundo. At sa lahat ng brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan, samahan niyo po sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang matupad nila ang kanilang misyon na ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon na ipinagkatiwala sa amin sa huling panahon. Pakiusap, kayo po ay kumilos upang madagdagan ang bilang ng mga taong naliligtas sa araw-araw. Ingatan po ninyo ang bawat kapatid na may karamdaman at nangihina at hawakan sila sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang kamay. Pahintulutang manumbalik ang kanilang lakas para sa kalooban at kalawalhatian ng Diyos. Ibigay po ninyo sa amin ang nararapat na salita ayon sa panahon at turuan kaming lumakad sa daan na dapat naming lakaran. Tulungan niyo po kaming maunawaan ang inyong mga salita at banal na kalooban na nais ninyong ibahagi sa oras na ito. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Bagong Tipan, Marcos chapter 4. Marcos chapter 4, verse 26 to 29. Marcos chapter 4, verse 26 to 29. Babasahin ko po. Babasahin ko po. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa at natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw, sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Ngunit kapag hinog na ang bunga, agad niyang kinukuha ang karit sapagkat dumating na ang pag-aani. Sa nakalipas na linggo, tayo ay sama-samang nagtipon tuwing gabi upang masipag na mag-aral ng Biblia. At sa pagkakataong ito, maraming bagong tao ang dumalo at nakinig sa salita. At naunawaan nila ang biyaya ng Diyos at sila'y nagalak. Maraming salamat po sa lahat ng nanalangin at nagsumikap para sa gawain ito. Una sa lahat, alam ng mga naunang naligtas kung gaano kadakila at kahalaga ang kanilang kaligtasan. At dahil sa pinapahalagahan nila ang kaligtasan ng ibang tao, tulad ng pagpapahalaga sa sarili nilang kaligtasan, sila'y nagsusumikap, labis na nagsasakripisyo, at nananalangin upang maipangaral ang ebanghelyo. Sa mga araw na ito,
Pakiramdam ko ay napakahirap ng mag-akay ng mga tao patungo sa Diyos upang tumanggap ng kaligtasan. Dahil sila ay nagiging mas abala. At habang masumuunlad ang kanilang buhay, nawawalan sila ng pagkakataong pag-isipan ang tungkol sa kanilang kaluluwa. Wala silang panahong pag-isipan kung may Diyos ba o Espiritu. Kanina, binigkas natin ang memory verse na Lucas chapter 12, verse 20 at 21. Sinabi, "Sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa, at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?" Sinabi ng Diyos sa kanya, "Sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa." Ang taong ito ay walang ginawang anumang paghahanda para sa kanyang kaluluwa. Kahit na siya'y nag-ipon ng kaalaman, kayamanan, o kasikatan, walang magiging sa kanya. Walang magiging sa kanya. Lahat ng bagay na naipon mo sa mundo ay hindi sa iyo. Hinihiram mo lamang ito ng sandali, at pagkatapos ay iiwan mo din ang lahat. Gayunpaman, inilagay ng taong ito ang lahat ng kanyang pag-asa dito. Hindi niya naisip na siya ay pansamantalang manlalakbay na dumadaan lamang. Kaya tinawag siyang isang hangal. Subalit tayo ay nakaunawa sa biyaya ng Diyos at naligtas. Ibinukod tayo. Kapag nakikita natin ang ating pamilya, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, at mga kaluluwa sa paligid natin na hindi paligtas, sila'y patungo sa walang hanggang pagkawasak. Hindi tayo pwedeng manahimik. Makinig man sila o hindi, natural lang na ipanalangin natin sila, ipangaral ang ebanghelyo sa kanila, at magsumikap na tulungan silang maligtas. Maraming salamat sa lahat na nagsikap at nanalangin sa pagkakataong ito. Ang Diyos ay gagawa upang ang ating mga panalangin at pagpapagal ay hindi kailanman mawalan ng kabuluhan. Kanina, inawit ng ating choir, "Tumutunog ang mga kampana sa langit kapag may makasalanang naligtas." Sinabi sa Lucas 15:7, "Kung may isang makasalanang nagsisisi at nanunumbalik, mayroong malaking kagalakan ang Diyos." Sinabing nagagalak ang Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Kaya nagagalak ang Diyos dahil sa maraming tawang naligtas sa pagkakataong ito. Siguro ay mayroong pagdiriwang sa langit. Nagpaparot pa rito ang mga anghel at ang Diyos ay nagagalak. Kaya't nakikigalak din tayo. Ngayon, pag-aralan natin ang ilang importanteng bagay na dapat nating malaman pagkatapos nating maligtas. Sa Marcos chapter 4, nang si Jesus ay nasa dagat ng Galilea, maraming tao ang nagtipon. Itinuro niya sa kanila ang maraming salita. Ngunit nagsalita siya sa pamamagitan ng iba't ibang talinhaga. Kapag nagpapaliwanag si Jesus ng mahalagang katotohanan, madalas gumagamit siya ng mga talinhaga upang madaling maunawaan ng kahit na sino, pwedeng maintindihan ng sino man. Sa talatang binasa natin, habang nagsasalita siya tungkol sa maraming talinhaga, sa huli gumamit siya ng talinhaga tungkol sa isang bagay na kayang maunawaan ng kahit na sino. Ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong nag-aasik ng binhi sa lupa. Nang magsalita si Jesus, siguro ay maraming tao sa dagat ng Galilea at may mga bukid siguro sa paligid nila. Tatlong beses na akong nakapunta sa Israel. Nang huling punta ko, pumunta ako sa dagat ng Galilea, doon sa Kibbutz Hotel. Nagtipon kami nang humigit kumulang 40 tao, kabilang ang 20 pastor ng Israel at ang kanilang mga asawa. At nagsagawa kami ng Bible seminar. Isang araw, sumakay kami sa isang barko sa dagat ng Galilea at nangaral sandali sa mga taong nakasakay sa barko. At ipinaalala nito sa akin ang mga salita ni Jesus. Naalala ko. Ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong nag-aasik ng binhi sa lupa. At natutulog,
at bumabangon siya sa gabi at araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Kaya nag-aasik ng binhi. At sa paglipas ng panahon, hindi ba't lumalago ang binhi? Nag-aasik. At pagkatapos, ito ay lumalago. Lumalago ito. Ito ang proseso ng paglago. Ito ay inilalarawan sa verse 28 at 29. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay. Pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Ngunit kapag hinog na ang bunga, agad niyang kinukuha ang karit sapagkat dumating na ang pag-aani. Dito, ang importanteng bagay na gustong ipaliwanag ni Jesus ay lumalago ang binhi. Una, ang usbong. Ang usbong ay ang simula ng buhay. Mayroong buhay sa binhi. Mayroong buhay sa binhi. Kaya sa Mateo chapter 4 verse 14, ang mga hasik ay nag-aasik ng salita. Ang nag-aasik ng binhi ay nag-aasik ng salita. Ang pangangaral ng salita, pakikinig at pag-unawa nito ay ang pag-aasik sa binhi. Ang salita ng Diyos ay tulad sa isang binhi. At ang puso ng tao na tinataniman ng salita ay parang lupa. Sa makatuwid, may iba't ibang uri ng lupa. Ang iba ay mabuting lupa, ang iba ay tabi ng daan, ang iba ay batuhan. Ang binhing nahulog sa tabi ng daan ay hindi mag-uugat. Kaya't ang mga ibon ay dumarating at kinakain sila. Kaya hindi naman, kapag ang isang tao ay nakinig ng salita, ngunit hindi ito inuunawa, ang diablo na pinuno ng himpapawid ay dumarating at inaagaw ang salita sa kanilang puso upang huwag silang maligtas. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng salita ngunit hindi ito inuunawa, ang diablo ay mabilis na dumarating at inaagaw ito tulad ng mga ibon na kinakain ng mga binhi. Ang isang mahalagang salita ay narinig ngunit kaagad na kinalimutan at hindi namamalayan ng tao ngayon na nawala na sa kanya ang salita na makapagliligtas sana sa kanya. Ito'y tunay na nakakalungkot na sitwasyon. Ang pagkakaroon ng pusong matigas na gaya ng sa tabi ng daan ay hindi mabuti. Hindi dapat magkaroon ng ganitong puso. Mayroon ding puso na inilalarawan bilang mabatong lupa. Mababaw ang lupa na may mga bato sa ilalim. Kaya nga sinabi sa Marcos 4:6, nang sumikat ang araw, nainitan ito at dahil sa walang ugat, ito'y natuyo. Sinabing hindi siya nagkaugat, kundi sandali lamang tumatagal. At kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad siyang natitisod. May mga taong ganito. Kapag nagsasagawa tayo ng Bible seminar, may mga taong nakikinig talaga na mabuti. Ngunit hindi nila natatanggap ang salita sa kanilang puso. At nagpapatuloy sila na parabang wala lang. At pagkatapos, ang ilan sa kanila ay dumadalo sa fellowship sa loob ng ilang panahon. Mukha silang naligtas. Ngunit kapag humarap na sila sa mga kahirapan ng buhay pananampalataya, bigla silang tumitigil sa pagsasagawa ng Christian life. Sila mga binhi na nahulog sa mabatong lupa at natuyo sa ilalim ng araw dahil nga wala silang ugat. Ang mga binhing nahulog sa mabuting lupa ay tumutubo at nagbubunga ng 30, 60 o 100 tulad ng ipinaliwanag sa Mateo 13. Ang mga binhing nahulog sa mabuting lupa ay kumakatawan sa mga nakinig ng salita na may mabuting puso. Subalit, ang isang mabuting puso na tulad ng mabuting lupa ay hindi kusang nangyayari. Ang lupa na parang tabing daan ay dapat munang araruhing mabuti, alisin ang mga bato at bunutin ang mga tinik upang maging malambot at handa para sa pagtatanim. Katulad nito, habang nag-aaral tayo ng salita, tumaraan tayo sa proseso ng pag-aararo, pag-aalis ng mga bato at pagtatanggal ng mga tinik. Pagkatapos ay lilitaw ang isang dalisay na puso, kung saan pwede na nating matanggap ang salita tulad ng mabuting lupa. Maunawaan na natin ito. At pagkatapos ay nagbubunga ng 30, 60 o 100. Ipinapaliwanag dito na hindi lamang tayo dapat tumanggap ng kaligtasan, kundi kailangan din nating mamunga para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, naghasik ulit tayo ng salita. At maraming tao ang tumanggap ng salita.
Dahil may buhay sa salita, kapag narinig at naunawaan ito ng mga tao, ang buhay ng Diyos ay sumisibol sa kanila. Ito ang usbong. Parang usbong na sumisibol sa parang. Ito ang simula ng buhay. Ang uhay ay kumakatawan sa paglago. Kapag sumibol ang isang usbong, kailangan itong lumaki at lumago. At pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Ito'y tumutukoy sa pagkahinog ng butil. Kapag hinog na ang butil, kukunin ang karit upang anihin ang bunga. Binanggit ni Jesus ang tatlong yugto na ito. Napakahalaga nito. Ngayon, susubukan ko itong ipaliwanag sa simpleng paraan. Dahil sa ang binhi ay ang salita ng Diyos, dapat nating marinig at maunawaan ang salita. Kung hindi natin ito inuunawa, ito'y magiging walang silbi sa atin. Kaya ang binhing nahulog sa mabuting lupa ay tumutukoy sa nakikinig ng salita at inuunawa ito. Sinabi sa Colossians 1:6, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Nang araw na narinig natin ang ebanghelyo ng kaligtasan at tunay na naunawaan ang biyaya ng Diyos, ito ang araw ng ating kaligtasan. Maaring may ilan na nagsasabi, bakit pa kailangang unawain? Hindi pa ba sapat na dumalo na lang sa church at maging masigasig? Gayunpaman, paulit-ulit na idinidiin ng Biblia na kailangang unawain, unawain. Gayun din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. At ang binhing nahulog sa mabuting lupa ay tumutukoy sa taong nakarinig ng salita at nakaunawa nito. Kaya napakaraming mga talata tungkol sa pag-unawa. Tanging kapag naunawaan natin ang mahalagang mensaheng ito, pwede tayong tunay na maniwala. Ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin na maunawaan ito. Kung makikinig tayo sa salita na may pusong mapagpakumbaba, nataimtim na hinahanap ang biyaya, tutulungan tayo ng Diyos na maintindihan ito. Ang pag-unawa ay tunay na isang himala. Natanggap ko ang kaligtasan mga 10 taon na mula nang ako'y magsimulang magsimba. Kahit na 2 taon na akong nangangaral sa pulpit at 4 taon nang nag-aaral sa seminaryo, hindi ko pa natanggap ang kaligtasan. Pero noong October 30, 1962, bandang 8:00 ng gabi, narinig ko ang salita at naunawaan ito ng oras na iyon. Yun ang araw ng aking pagkaunawa, ang araw ng aking kaligtasan. May araw ng pagkaunawa, araw ng kaligtasan. Ang tunay na buhay pananampalataya ay nagsisimula sa oras na maunawaan ng tao ang biyaya ng Diyos. Sila'y tumanggap ng kaligtasan at ngayon ay nangangaral ng ebanghelyo, ay may kanya-kanyang araw ng kaligtasan, sila ng mga taong naligtas. Si John Wesley ng England ay ipinanganak sa pamilya ng mga pastor. Parehong ministro ang kanyang lolo at ama. Siya ay isang kilalang ministro sa Church of England, ang Anglican Church. Ngunit hindi pa siya ligtas. Ang kanyang kapatid na si Charles Wesley ay isa ring ministro. Silang dalawa ay pumunta sa Amerika bilang mga misyonero mula sa Inglaterra. Sa kanilang paglalakbay upang mag-evangelize, nagkaroon ng isang bagyo sa dagat na nagbabantang wasakin ang kanilang barko. Ang barko ay hinahampas ng alon at tila malapit ng lumubog. Ang pang-araw-araw na gawain ni John Wesley ay mahigpit at disiplinado. Palagi siyang nananalangin, nagbabasa ng Biblia at nag-evangelize mula umaga. Kahit na nasa barko, patuloy siyang nananalangin, nagbabasa ng Biblia at nangangaral. Ngunit, nang humagupit ang bagyo at malapit nang masira ang barko, labi siyang natakot. Natakot siya na baka siya'y mamatay. Sa gitna nito, tahimik siyang nakarinig ng himig ng pag-awit ng mga himno. Ha? Nagtaka siya. Tumingin siya at nakita niya ang mga Puritans. Sila'y mga tao na ligtas, mga ipinanganak na muli. Sila'y payapang umaawit ng mga himno at ito'y kakaiba para sa kanya. Maging ang mga bata ay kalmado. Tinanong niya, hindi ba kayo natatakot? Sumagot sila, naku, hindi kami natatakot. Ang barko ay malapit ng masira, sabi niya. Kapag nawasak ang barko, pupunta kami sa Panginoon, sagot nila. Nagulat si Wesley. Sapagkat kahit na ganoon din ang iniisip niya, siya'y nababalutan ng takot. Ngunit ang mga taong ito'y talagang tunay na payapa. Doon na pagtanto ni Wesley, ang aking pananampalataya ay iba sa kanila. Hindi nawasak ang barko at ligtas silang nakarating sa Amerika. Pero mula ng sandaling yun, si John Wesley at ang kapatid niya na si Charles Wesley ay parehong nagkaroon ng pagdududa. May mali sa ating pananampalataya.
sabi nila. Simula noon ay pinagdudahan nila ang kanilang pananampalataya. May mga tanong sila sa kanilang paniniwala. Nagkaroon sila ng pagdududa sa puso nila. At isang araw, tinanong siya ng isa sa mga Puritan, "Wesley, mayroon ka bang pananampalataya na pinatutotohanan ng banal na spirito?" Sumagot siya, "Oo." Gayunpaman, sa kalaunan, isinulat niya sa kanyang talaarawan na sumagot siya ng walang katiyakan. "Ang pananampalataya ba na mayroon ka ay pinatutotohanan ng Espiritu Santo? Ibig sabihin, pananampalataya na naunawaan at pinaniwalaan sa pamamagitan ng banal na Espiritu." Sa 1 Korinto 2:12, "Ngayon ay aming tinanggap hindi ang Espiritu ng Sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos." At sa Roma 8:16, "Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos." Ang ibig sabihin ng pagiging ligtas ay Espiritu Santo ang nagpaunawa sa iyo. Hindi alam ni John Wesley kung ano ang pananampalatayang ito na ipinaunawa at pinatotohanan ng banal na Espiritu. Nahirapan siya sa isyong ito. Bilang isang misyonero, ang kanyang pag-aalinlangan tungkol sa kanyang sariling kaligtasan ang nagpahirap sa kanya na isagawa ang kanyang gawain bilang misyonero. Matapos mabigo sa kanyang mga pagsisikap bilang misyonero sa loob ng 2 taon, bumalik siya sa kanyang tinubuang bayan sa England. Patuloy, mayroong pag-aalinlangan tungkol sa kanyang sariling kaligtasan. Nainiisip niya, "Paano ko maipagpapatuloy ang aking pagiging pastor na walang kasiguruhan sa aking kaligtasan?" Naisipan pa niyang huminto sa ministeryo nito. Gayunpaman, may nagpayo sa kanya, "Bakit hindi mo ipagpatuloy ang iyong ministeryo pagkatapos mong maunawaan ang katotohanan?" Pagkatapos, ang kanyang kapatid na si Charles Wesley ay nakaunawa at naunang nakatanggap ng kaligtasan. Nang makita niyang tuwang-tuwa ang kanyang kapatid, lalo itong ikinadismaya ni John Wesley. Isang araw, umupo siya sa likuran ng isang maliit na grupo ng nag-aaral ng Biblia sa isang makipot na iskinita kung saan nagkakatipo ng ilang Kristiyanong Ingles. Ang mga taong ito ay mga ipinanganak na muli. Binabasa nila at ipinapaliwanag ang paunang salita sa komentaryo ni Martin Luther sa Roma. At nang sandaling iyon, naunawaan ni John Wesley ang biyaya ng Diyos. Isinulat ko ang araw kung kailan si John Wesley naligtas. Naligtas si John Wesley 8:45 ng gabi noong May 24, 1738. At kung titingnan mo ang aklat na isinulat niya, eksaktong nakalista ang buwan, araw at oras. Sa oras na yon, malinaw na naunawaan ng taong ito ang kaligtasan. Si D.L. Moody, isang sikat na Amerikanong ebanghelista, ay nakaunawa mula sa counseling ng isang Sunday school teacher na nagangalang Kimball noong April 21, 1855. Isang tanner na Briton, si Charles Spurgeon, pastor pareho ang kanyang lolo at ama. Gayunpaman, siya ay naligtas noong January 6, 1850. Naligtas siya nang bata pa, 15 years old. Siya ay naligtas at naging tanyag na pastor sa Inglaterra. Sinasabi nila na si Charles Spurgeon ay prinsipe ng pangangaral. Nangaral siya ng Ebanghelyo mula sa Inglaterra hanggang sa Europa. At ang araw ng kaligtasan ng mga taong ito ay napakalinaw. Malinaw ang araw ng kanilang kaligtasan. Ang eksaktong araw ay hindi importante sapagkat maaari mong makalimutan, ngunit mayroong araw. Mayroong araw na iyong naunawaan ang biyaya ng Diyos. Happy day, when Jesus washed my sins away.
ang binhing iyon ay nahulog at sumibol. Ang buhay ay nagsimula. Ngayon, una sa lahat, mayroong araw na ating napakinggan at naunawaan ang Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ang araw na naunawaan natin ang biyaya ay ang araw na ang kaluluwa natin ay naligtas. Tingnan natin sa Efeso chapter 2 verse 8. Tingnan po natin, Efeso chapter 2 verse 8. Efeso chapter 2 verse 8, makikita din po natin sa screen. Basahin po natin. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Noong naunawaan at nanampalataya tayo sa biyaya, yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay matatanggap ng isang beses lamang. Ang kaligtasan ay hindi gumuguhol ng ilang araw bago matanggap. Ito ay agad mong matatanggap sa oras sa araw na ikaw ay makaunawa. Kayo'y naligtas, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kung may taong magbibigay sa iyo ng regalo, pwede mo itong matanggap ng may pasasalamat. Kailangan ba ng mahabang oras para matanggap ang regalo? Tanggapin mo lang. Ito'y kaloob o regalo ng Diyos. Kung paano ang nagbibigay ng regalo ang nagbabayad sa buong halaga ng regalo, upang maligtas tayo, sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo upang mamatay doon sa krus, magdanak ng kanyang dugo para bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang katotohanan ang Panginoon ang gumawa ng lahat ay isang biyaya at regalo na ibinigay sa atin. Nang marinig natin ang salitang ito at maunawaan, natanggap natin ang regalong ito. Ang kaligtasan ay isang beses lamang na dumarating sa buhay natin. Sinasabi ng mga tao, "Panginoon, pakiusap, tulungan mo ulit akong maligtas." Ang kaligtasan ay isang beses lang. Natanggap na natin ang kaligtasan ito. Para sa iba, naunawaan nila ang kaligtasan kahapon. At ang iba naman ay noong nakaraang Biyernes. Dahil nangaral ako ng Ebanghelyo ng nakaraang Biyernes at Sabado. At mayroong mga naligtas noong nakaraang taon. At ang iba ay sa nakalipas na 3 taon. Sa summer retreat o kaya sa Bible seminar, ang kaligtasan ay tiyak at sigurado. Ang kaligtasan ito ay makikita sa unang Pedro 1:8. Hindi niyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Gaano ba kasaya na ika'y maligtas? Ito ay galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Oo, nakakagalak ang kumain ng masarap, nakakagalak makakita ng magandang tanawin, ngunit ang mga kagalakang tulad nito ay panandalian lamang. Hindi ito maluwalhating kagalakan. Gayunpaman, nang maunawaan natin ang biyaya ng Diyos at tayo naligtas, tayo ay nagalak na may maluwalhating kagalakan at iyon ay hindi maipaliwanag, hindi maipapahayag ng lubos sa pamamagitan ng salita. Sapagkat ito ay galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian, ito ang kaligtasan ng kaluluwa. Tayo ay ipinanganak na patay ang kaluluwa. Ang kaluluwa ng makasalanan ay patay. Ibig sabihin ng patay ay putol ang komunikasyon sa Diyos. Kapag ang elektrisyan ay nag-aayos ng kuryente, kapag putol ang linya, sinasabi niya patay ang kuryente. Oo, syempre, hindi nakakonekta. Ngayon, kapag ang mga dikuryenteng kasangkapan ay konektado sa kuryente, ang mga ito ay gumagana. Ang ilaw ay nagdidiwalag, ang electric fan ay gumagalaw, ang air conditioner ay umaandar, at maririnig natin ang tunog sa speaker. Kapag naputol ang kuryente, ang lahat ay titigil.
putol na ang koneksyon. Kung putol ang koneksyon sa kuryente, sinasabi nating ito'y patay. Ito ang naaangkop na salita. Kapag ang kaluluwa ay patay, putol ang espiritual na koneksyon sa Diyos. Ikaw ay ipinanganak na patay ang kaluluwa, alam mo ba? Ang taong hindi ligtas ay may kaluluwa, ngunit patay. Kung ang patay na kaluluwa ay maliligtas, ito ay mabubuhay. Ngunit kung ito ay mananatiling patay, pag namatay ang katawan, ang kaluluwa at katawan ay mapupunta sa ikalawang kamatayan, impyerno. Ang impyerno ang lugar kung saan pupunta ang mga patay magpakailanman. Sinasabi ng Biblia, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Ito ay nangyari lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Ikaw ay ipinanganak bilang anak ng Diyos. Sinasabi sa Santiago 1:18, alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Oo, ipinanganak niya. Ipinanganak niya tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos bilang mga anak ng Diyos. Ang pagiging ligtas ay pasimula ng buhay. Ito ang pagkapanganak bilang anak ng Diyos. Pangalawa ay ang tinatawag na uhay. Ang ibig sabihin ng uhay ay ang paglago ng buhay. Ito ang proseso ng paglago. Sa 2 Tesalonika chapter 1 verse 3, ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha. Nang tayo ay naligtas, nagsimula tayong magkaroon ng maliit na pananampalataya na kasinlaki ng butil ng binhi ng mustasa. Subalit ang ating pananampalataya ay lumalago paunti-unti. Kailangan mong lumago. Lumago. Kung ang butil ay mauhulog at sisibol, ngunit hindi lalago, paano ito magbubunga? Kaya mayroong proseso ng paglago. Proseso ng paglago ng ating pananampalataya. Anong tawag dito? Ito ang kaligtasan ng pagkatao o kaligtasan ng pamumuhay. Tingnan natin saglit sa Pilipos chapter 2. Pakiusap, ipakita din sa screen. Chapter 2 verse 12. Pilipos. Pilipos chapter 2 verse 12. Nasa screen na po. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ang mga salitang ito ay ibinigay sa mga ligtas sa Filipos. Noong si Apostol Pablo ay pumunta sa Filipos, sa Acts 16, pumunta siya sa Filipos at nangaral. At maraming tao sa Filipos ang naligtas. Doon, nagsimula ang iglesia ng Filipos. At ito ang sulat ni Pablo na ipinadala sa iglesia ng Filipos habang siya ay nakakulong sa Roma. Nang panahong iyon, si Pablo ay dinala sa Roma at nakakulong siya. Kaya hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama. Si Pablo ngayon ay malayo na, nakakulong sa Roma. Kanyang sinabi, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginig. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Ano ang ibig sabihin ng isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig? Ang kaligtasan ay kaligtasan. Ngunit itong kaligtasan na binabanggit dito ay hindi kaligtasan ng kaluluwa. Hindi ito kaligtasan ng spirito. Ang kaligtasan ng kaluluwa ay matatanggap lamang ng minsanan. Sa oras na matanggap mo ito, sa langit ka napupunta, alam mo ba? Para sa kanila na siguradong nakatanggap ng kaligtasan, ang kanilang kaligtasan ay hindi na mawawala. Gayunpaman, itong kaligtasan dito, sabi, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Hindi ito tumutukoy sa kaligtasan ng kaluluwa. Ibig sabihin nito, ang ligtas na tao ay dapat na mamuhay bilang ligtas na tao. Halimbawa, kung sasabihin mo sa isang tao, gamitin mo ng maayos ang iyong pera ha? Ito ba ay sinasabi mo sa taong walang kapera-pera o sa taong may pera? Kung sasabihin mo sa taong walang kapera-pera na gamitin niya ng maayos ang kanyang pera,
walang saysay. Sasabihin mo ito sa taong may pera. Tulad nito, sinabi ni Pablo, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Hindi sinasabi ni Pablo na gawin mong perpekto ang kaligtasan mo dahil hindi pa ito kumpleto. Ang kaligtasang tinanggap natin ay perpekto. Ang tinutukoy niya dito ay ang paglago, ang proseso ng paglago sa iyong pananampalataya. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Hindi ka na natatakot o nanginginig na baka mawala ang kaligtasan mo, di ba? Ang taong naligtas ay hindi na natatakot dahil sa wala ng kahatulan o kaparusahan. Ngunit bakit kailangan nating mamuhay na may takot at panginginig? Kasi kahit na tayo ay ligtas na, ang ating pananampalataya ay hindi pa lubusang lumalago. At maaari pa rin tayong makagawa ng kamalian. Maaari tayong magkasala sa ating mga puso, pananalita at gawa. Ang mga naligtas ay kailangang magkaroon ng paglago sa pananampalataya. Ibig sabihin ay mapuspos ng pag-iisip ni Kristo. Sa Galatia 4:19, mga minamahal kong anak, muli ako nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Hanggang sa si Kristo ay mabuo sa inyo. Ang isang ina ay nahihirapan sa panganganak. At pagkatapos manganak, ay mas nahihirapan siya sa pagpapalaki sa mga anak. Ito ay gaya ng pagpapalaki ng sanggol. Sila'y dumudumi, umiihi, at kapag sila'y nagugutom, umiiyak sila ng malakas. Hindi sila nahihiya at ginagawa nila kung ano ang gusto nila, di ba? Ito ay dahil sila'y mga bata pa. Kaya ang pagpapalaki sa kanila ay nangangailangan ng matinding sakripisyo. Ngunit iniisip natin, kahit na isip bata sila ngayon, sila'y magiging mas mabuti habang lumalaki sila. Kagaya nito, si Apostol Pablo ay nakaranas ng hirap ng panganganak upang dalhin ang Ebanghelyo sa Galacia. At sinabi niya, muli ako nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Sa inyong mga puso ay mabuo si Kristo hanggang sa ang imahe ni Kristo ay mabuo sa atin. Ang katangian at personalidad ni Kristo ay kailangang mabuo sa atin. Natanggap na natin ang pag-ibig, biyaya at buhay ni Kristo. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa mga iniligtas ng Diyos. Kaya nga ang katangian at personalidad ni Kristo ay kailangang unti-unting mabuo sa atin. Sinasabi sa Filipos chapter 2 verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Ibig sabihin, ang pag-iisip ni Kristo ay kailangang mas lalo pang mabuo sa atin. Sa ikalawang Pedro 1:4, at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Ang katangian ng Diyos ay nabubuo sa atin ng patuloy at mas lumalago. Ito'y kahangahangang bagay, kaya paunti-unting nababago ang ating mga puso. Ito ang proseso ng paglago sa kaligtasan. Dapat matakot tayo upang huwag magkasala. Mayroon akong limang nakatatandang kapatid na babae. Pagkatapos magkaanak ng limang babae, sa wakas, nagkaanak din ang aking mga magulang ng lalaki. Kaya ako ang pang-anim na anak. Gaano ako kahalaga sa kanila? Palagi akong kinakarga ng mga kapatid ko at halos hindi na paapakin ang aking mga paa sa lupa. Ako ay lubos na minamahal na anak. Gayunpaman, napaka-stricto ng aking nanay. Sobrang stricto niya. Alam ko na mahal niya ako. Kaya stricto siya sa akin. Kapag may nagagawa akong mali, wala akong naalala na pinalo ako ng tatay ko, ngunit palagi akong pinapalo ng nanay ko. Mayroon siyang pamalo na nakasabit sa mataas. Inilalagay niya sa mataas para hindi ko maabot. Kasi alam niyang pag naabot ko, baka itago o isarain ko. Sa tuwing nagkakasala ako, titingnan niya ako at saka yung pamalo. Hindi niya ako agad pinapalo. Parang sinasabi niyang maghintay ka mamaya. Siya'y nakakatakot. At mabuti ang kanyang memorya. Kaya naalala niya ang lahat ng aking pagkakamali. At kapag papaluin na niya ako, sasabihin niya isa-isa ang bawat pagkakamaling nagawa ko. Kaya wala akong masabi. Kaya ganoon siya. Iniisa-isa niya ang bawat pagkakamaling nagagawa ko. Alam natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig.
Sinasabi sa kawikaan na kailangan mong disiplinahin ang minamahal mong anak. Kawikaan 13:24, ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa anak niya. Ngunit ang umiibig sa kanya ay matiyagang dumidisiplina. 23:13, huwag mong ipagkait sa bata ang saway. Kung hampasin mo siya ng pamalo, siya ay hindi mamamatay. Hindi ibig sabihin na kailangan natin silang paluin hanggang mamatay, kundi dapat natin silang disiplinahin gaya ng pagdisiplina ng Panginoon sa atin. Sa Hebreo 12:6, dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal, pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon kayo mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak, ibig sabihin ay hindi kabilang sa sambahayan ng Diyos. Didisiplinahin mo ba ang anak ng iba? Hindi mo sila didisiplinahin kahit na gumawa pa sila ng mali. Sariling anak ang dinidisiplina. Sa mundong ito, pwedeng gawin ng mga taong hindi ligtas ang kahit na anong gusto nila dahil sila ay nakatakda na sa impyerno. Hanggang ngayon, binibigyan sila ng Diyos ng pagkakataong maligtas at bihira silang pinaparusahan maliban sa mga special na kaso. Ngunit, ang mga anak ng Diyos ay hindi niya hinahayaan. Alam niyo ba ito? Dapat niyo itong malaman. Sila ay didisiplinahin niya ng mahigpit. Bakit? Dahil mahal niya sila. Mayroong sister na nagsabi, kahit na gumagawa ako ng mali, wala akong natatanggap na palo mula sa Diyos. Pakiramdam ko ako ang bunso, kaya hinahayaan lang ako. Walang bunso sa Diyos. Sa halip na isipin ikaw ay bunso, dapat mong isipin kung ikaw ba ay talagang tunay na anak ng Diyos. Mga tunay na anak lamang ang dinidisiplina. Kaya nga may takot at paninig. Para sa mga ligtas na Kristiyano, anuman ang kanilang sabihin o gawin, may kahihinat ng bunga. Para sa mga ligtas, mayroong pagpapala sa pagsunod. Mayroong pagpapala sa parehong pisikal at espiritual. Kung gagawa ka ng mali, ikaw ay didisiplinahin. Dapat mo itong malaman. Ang Diyos ang namumuno sa atin. Kaya kailangan nating isagawa ang kaligtasan na may takot at panginginig. Ito ang kaligtasan ng pag-uugali. Ang pag-uugali natin ay dapat na mabago. Ang kaligtasan ng pamumuhay. Dapat mamuhay tayo bilang mga taong ligtas. Dapat nating matamo ang kaligtasan ito. Sa unang Pedro, chapter 2, verse 2, mangyaring ipakita sa screen. Unang Pedro, chapter 2, verse 2. Unang Pedro, chapter 2, verse 2. Basahin po natin ito nang sabay-sabay. Unang Pedro, chapter 2, verse 2. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ang mga sanggol ba'y naghahanap ng sigarilyo? Naghahanap ba sila ng inuming nakakalasing? Hindi ito ang hinahanap nila. Gatas lang ang hanap nila. Gatas! Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas ng salita. Ano ang malinis na espiritual na gatas? Ito ang salita ng Diyos. Ang mga taong hindi ligtas ay ayaw sa Biblia. Ang mga taong hindi ligtas na umaattend sa church, sila'y nagsasabing, magbabasa ako ng Biblia. At sinusubukan nilang magbasa, ngunit inaantok lang sila. Kaya sinasabi nila, kung hindi ka makatulog, magbasa ka ng Biblia at makakatulog ka agad. Mali yan. Ako din noon, bago ako naligtas, madalas kong sabihin, ngayong taon, magbabasa ako ng Biblia. Ang iba ay nagsisimula sa Mateo chapter 1 verse 1. Ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo, na anak ni David, na anak ni Abraham, naging anak ni Abraham si Isaac, naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Huda, at ang mga kapatid nito, naging anak ni Huda kay Tamar, sina Peres at Sera, naging anak ni Peres si Hezron, at naging anak ni Hezron si Aram, naging anak ni Aram si Aminadab, naging anak ni Aminadab si Nashon, at naging anak ni Nashon si Salmon, naging anak ni Salom kay Rahab si Boaz, naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed. Anak ng anak! Naging anak! Hindi pa tapos ang chapter 1, sinasabi nila, lampasan ko na lang! At pagkatapos ay dadako na sila sa chapter 2. Hindi talaga nila magawang maipagpatuloy ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi nga nila maalala kung saan sila huminto. Para sa kanila ay hindi madaling basahin ang Biblia.
Ngunit pagkatapos maligtas, ang Biblia ay naging sobrang kawili-wili. Hindi ito nangangahulugan na naintindihan na natin ang lahat, kundi gusto na nilang basahin ito. Gusto na nilang pakinggan ito. At kapag nakikinig sila sa salita, tila ba napakabilis lumipas ng oras. Kaya nga sa mga awit, sinabi ni David tungkol sa salita ng Diyos sa awit 19:10, higit matamis kaysa pulot at sa pulot po kyutang tumutulo. Kung paano ngang sanggol ay naghahanap ng kaaliwan sa bisig ng kanyang ina at sumususunang gatas ng may pananabik. Nang tayo maligtas, kapag tayo ay nakikinig ng salita at naiintindihan ito, ito'y nakakaaliw sa atin. At lumago kayo tungo sa kaligtasan. Lumago sa kaligtasan. Ibig sabihin ay lumago sa Kristiyanong pamumuhay. Ang kaligtasan ng ating espiritu ay nangyari kaagad nang tayo ay manampalataya. Ngunit ang paglagong ito na nasa Filipos 2:12 ay paglago. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ito ay nasa present continuous tense. Mula ng araw na maligtas tayo hanggang sa araw na tayo ay tumayo sa harap ng Panginoon, dapat patuloy na lumago. Kung paano ang sanggol ay nagsisimula sa gatas, pagkatapos ay kumakain ng lugaw, at kalaunan ay nagsisimulang kumain ng matitigas na pagkain habang sila'y lumalaki, ganoon din. Nang tayo ay maligtas, binibigyan tayo ng malinis na espiritual na gatas na siyang salita ng Diyos. Yun ay parang gatas sa una. Tapos, unti-unti, kapag medyo malaki na, nagsisimula tayong kumain ng lugaw. Tapos, matitigas na pagkain, parang ganito. Ang mga taong kakaligtas pa lamang, kung makakarinig sila ng medyo mahigpit na mensahe, pwede nilang isipin, naku, baka mamatay ako kung patuloy akong maniniwala kay Jesus. Kaya iniiwasan nilang makinig sa salita. Maaari nilang isipin, bakit ako binigyan ng Diyos ng kaligtasan ng libre? Tapos ngayon, pahihirapan niya ako, hindi nila ito kakayanin. Sa katunayan, namatay ang Panginoon sa krus para iligtas tayo. Kaya dapat lang na mabuhay at mamatay tayo para sa Panginoon gamit ang ating puso, oras, buhay at mga material na bagay, di ba? Ito ang buhay Kristiyano ng pagsunod at pagsasakripisyo. Gayunpaman, hindi kayang matanggap ng mga kakaligtas pa lamang ang mga may higpit na salita. Gaya sila ng bata na hindi pa kayang kumain ng kanin. Kaya sa mga taga-Korinto 3:1, sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, sapagkat kayo makalaman pa, pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo ito kaya. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. Matagal na silang nakikinig, ngunit hindi pa rin nila matanggap. Sila'y mga sanggol kay Kristo, sapagkat kayo makalaman pa. Sila na mga naligtas na, ngunit hindi pa namumuhay ayon sa Espiritu Santo, namumuhay ayon sa laman, sila'y mga sanggol kay Kristo. Kailangan nilang lumago. Kung paano ang bata ay lumalaki at kumakain ng matigas na pagkain, ang mga Kristiyano din ay lumalago upang makilala ang mabuti sa masama. At mula roon ay gawin ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos, tayo ay nakakapamuhay ng matapang bilang mga iniligtas ng Diyos. Kapag ang iyong pananampalataya ay lumago sa may sapat na gulang, maaari kang mabuhay na hindi na halos nakakagawa ng maraming kasalanan. Habang lumalago ang iyong pananampalataya, nababago ang iyong puso, nababago ang iyong buhay. Kapag nabago ang iyong pag-uugali, nababago din ang iyong kilos at pananalita. Kaya sa 1 Corinto 13:11, sinabi ni Pablo, nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatuwiran na gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao, iniwan ko na ang lahat ng mga bagay ng pagkabata. Kapag lumaki na ang isang bata, iniiwan niya ang mga bagay ng pagkabata. Kapag ang pananampalataya natin ay lumago ng ganito, makakapamuhay tayo ng may pagmamalaki bilang Kristiyano. Hindi tayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Hindi tayo namumuhay para sa ating sarili, kundi para sa Panginoon. Nababago ang ating buhay at tayo lumalago. Hindi ito nangyayari ng mabilisan. Ito'y nangangailangan ng panahon. Mayroong proseso ng paglago. Kaya isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Sa Filipos 2:13, Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Pagkatapos nating maligtas, Diyos na ang gumagawa sa atin. Ngayon, habang lumalago ang ating pananampalataya, ang ninanais natin ay ang gawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Bago tayo naligtas,
Ang iniisip lang natin ay kung paano kumain ng maayos at mamuhay ng maayos, kung paano bigyan ng kasiyahan ang ating katawan, kung paano magmukhang mabuti sa harap ng mga tao. Ang palaging nasa isip lang natin ay ang sanlibutan. Gayunpaman, pagkatapos nating maligtas, ang ating hangarin ay gawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Mabuhay man o mamatay, ang gawin ng kanyang kalooban, ang ninanais natin ay ang gawin ng kalugod-lugod sa Panginoon. Sapagkat tayo ay nabubuhay upang bigyan ang Panginoon ng kasiyahan at nabubuhay tayo para sa pag-asa na makatanggap ng papuri at kaluwalhatian mula sa Panginoon pagtayo natin sa kanyang harapan. Malapit nang dumating itong panahon na ito. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ngayon, kapag ang ating pananampalataya ay lumago na sa hustong gulang, ang ninanais natin ay gawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ito sapilitan. Kaya ngayon ay may proseso ng paglago sa ating pananampalataya. Kapag lumago ang ating pananampalataya, sinusunod natin ang salita ng Diyos at namumuhay tayo ayon sa banal na Espiritu. Tingnan natin sa 1 Pedro chapter 4, verse 2. Unang Pedro chapter 4 verse 2. Basahin natin ng sabay-sabay. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Nangangahulugan ito na kapag ang ating pananampalataya ay lumago, hindi na tayo nabubuhay sa natitirang panahon sa laman para sa mga pagnanasa ng mga tao, kundi para na sa kalooban ng Diyos. Bago tayo naligtas, tayo ay namuhay sa kasalanan. Namumuhay tulad ng mga tao sa sanlibutan. Ngunit ngayon, pagkatapos lumago sa pananampalataya, hindi na natin sinusunod ang mga masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Wala na tayong masyadong panahon. Sa nalalabing bahagi ng ating buhay, dapat tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. At pagkatapos ay haharap tayo sa Panginoon. Ito ang proseso ng paglago sa pananampalataya. Kaya pagkatapos nating maligtas, dapat patuloy tayong lumago sa pananampalataya hanggang sa araw na humarap tayo sa Panginoon. At habang lumalago ang ating pananampalataya, ang bunga ay naihinog, di ba? Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Kapag ang bunga ay hinog na, ito ay inaani gamit ang karit. Sa ganitong paraan, ang ating mga bunga ay ililipat sa imbakan ng langit. Basahin natin ang Filipos chapter 3. Filipos chapter 3 verse 20. Chapter 3 verse 20 at 21. Basahin natin. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ngayon, ang mga naligtas ay may dalawang pagkamamamayan. Dahil sa ating katawan ay ipinanganak sa Korea, mayroon tayong pagkamamamayan ng Korea. Ang mga taong ipinanganak sa Amerika ay may pagkamamamayan ng Amerika. Ngunit kapag tayo ay naligtas, tayo ngayon ay mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Nang tayo naligtas, tayo ay naging mga mamamayan ng langit. Balang araw, linisan ang ating katawan. Kung gayon, kwalipikado na tayong pumasok sa langit ng may pagtitiwala dahil tayo ay mga mamamayan ng langit. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo. Sa muling pagdating ng Panginoon, siya ipaparito upang kunin tayo. Si Jesus na unang dumating ay namatay sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan at iligtas tayo.
At pagkatapos ikalat ang ebanghelyo sa buong mundo, si Jesus ay babalik upang dalihin tayo sa kanyang kaharian. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay nangyari nang naunawaan natin ang biyaya. Tinanggap natin ito minsan magpakailanman. At pagkatapos na maligtas, ang ating puso at buhay ay unti-unting nababago upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ito ang pinagsisikapan natin sa ating buong buhay pagkatapos matanggap ang kaligtasan. Gayunpaman, ang araw ng pagdating ng Panginoon ay ang araw ng kaligtasan ng ating katawan. Darating ang Panginoon upang iligtas tayo at dalhin tayo sa langit. Mula roon, hinihintay natin ang tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo. Sa verse 21, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa Kanya upang maipailalim sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Ang hamak na katawang ito ay babaguhin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ang katawang ito ay hamak at masama. Nakakaramdam tayo ng gutom, sakit at pagod. Napakarupok ng katawang ito. Ito ay isang hamak at mahinang katawan. Siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng kanyang kaluwalhatian. Ang Panginoon ay mayroong maluwalhating katawan. Malakas ang katawan niya. Siya ay mayroong espiritual na katawan na hindi namamatay. Babaguhin niya ang ating mga katawan sa maluwalhating katawan tulad ng sa Panginoon. May mga nakakadiring kulisap na kumakain ng mga dahon ng mga puno. Ang isang gumagapang na insekto na tulad nito ay pumapasok sa kukun. Lumalabas bilang swallowtail butterfly. Lumilipad sila ng magkakasama patungo sa hanggang sa kabilang bahagi ng dagat. Kamangha-mangha. Kung paanong ang nakakadiring kulisap na ito ay naging paru-paro at lumilipad papalayo, tayo din ay babaguhin na may isang maluwalhating katawan at sasalubong sa Panginoon. Babaguhin niya ang ating katawan sa anyo ng kanyang sariling katawan. Tayo naghihintay sa Panginoon. Inaasam natin ang pagdating ng araw na iyon. Ngayon, ang ating katawan ay mahina. Nagkakasakit, napapagod at tumatanda. Ngunit pagdating ng Panginoon, tayo ay magiging mas maganda pa kaysa mga anghel, alam niyo ba? Alam niyo ang mga anghel ay hindi mga anak ng Diyos. Ang mga anghel ay mga lingkod. Ang mga anghel ay hindi maaring maging asawang ikakasal kay Kristo. Nang ang mga anghel ay mahulog, hindi namatay si Jesus sa krus para sa mga anghel. Kapag ang mga anghel ay nahulog, ito'y tapos na. Sinabi na ang Diablo ay nahulog na anghel. Ang layunin ng paglikha ng Diyos sa mga anghel ay upang gamitin sila bilang lingkod. Habang ang layunin ng paglikha ng Diyos sa mga tao ay upang bigyan sila ng posisyon na maging tulad ng Diyos. Ito ang ninanais ng arkanghel na si Lucifer. Nabigo si Adan sa pagsubok, subalit napagtagumpayan ito ni Jesus at iniligtas tayo. Mayroon isang utos mula sa Diyos sa halaman ng Eden. Mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na kumain ka niyon ay tiyak na mamamatay ka. Kinain ito ni Adan at ang kanyang spirito ay namatay dahil sa tukso ng Diablo. Gayunpaman, napagtagumpayan ni Jesus ang pagsubok. Siya'y namatay sa krus at iniligtas ang mga namatay na spirito sa pamamagitan ng pagtubos sa ating mga kasalanan. Ano ang dapat gawin ng mga tao ngayon? Ang maligtas sa pamamagitan ng pagsampalataya. Sino mang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Sinasabi ng Diablo, huwag kang manampalataya. Pwede kang umattend ng church, ngunit huwag na huwag kang maliligtas. Kahit na hindi ka ligtas, pwede kang pumunta sa langit sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisika. Nagsasabi ang Diablo ng ganitong kasinungalingan. Ang tao ay dapat pupunta muna sa langit bago matanggap ng mga gantimpala. Kaya nang tayo ay naligtas, ibig sabihin na daig natin ang pagsubok ng Diablo. Ang Diablo ay gumagawa upang ang mga tao ay maniwala. Ang Diyos ay gumagawa upang ang mga tao ay maniwala. Habang ang demonyo naman ay gumagawa upang ang mga tao ay huwag maniwala. Kaya tayo ay naging mga anak ng Diyos at babaeng kakasal kay Kristo. Sino ang uupo sa tabi ng upuan ng hari? Ang mga lingkod ay hindi pwedeng umupo doon. Reyna ang uupo sa tabi ng hari. Kaya tingnan din natin sa Hebreo chapter 9 verse 28.
Hebreo 9:28. Babasahin ko po. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Nang si Jesus ay dumating sa mundo sa unang pagkakataon, dumating siya dito upang dalhin ang kasalanan ng marami, ang kasalanan ng sanlibutan, at siya ay minsan ang inihandog sa krus bilang isang pantubos. Tama ba? Siya ay inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan. At si Jesus ay na muling nabuhay ay itinaas, magpapakita sa ikalawang pagkakataon upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Sila mga taong sabik na naghihintay kay Jesus? Sila mga taong tumanggap ng kaligtasan. Sila ay ibinukod sa kasalanan. Isang bagay ang sigurado. Darating si Jesus upang gantimpalaan ang bawat isa ayon sa kung paano tayo nabuhay pagkatapos maligtas. Siya ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Sabi dito, sa ikalawang pagkakataon, ito ang ikalawang pagdating ni Jesus. Siya ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Kaya si Jesus ay darating sa ikalawang pagkakataon upang iligtas ang ating hamak na katawan. Siya ay darating upang baguhin ang ating hamak na katawan tungo sa isang maluwalhating anyo at dadalhin niya tayo sa kanyang lugar. Nang sinabing, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas, ang kaligtasang ito ay tumutukoy sa kaligtasan ng Espiritu. Ito ay naka-past tense. At sa Filipos 2:12, nang sinabing, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig, pagkatapos matanggap ang kaligtasan ng Espiritu, mayroong kaligtasan ng pag-ugali at pagkatao, kaligtasan ng pamumuhay, kung saan binabago ang ating puso at buhay. Ito ay magtatagal mula nang tayo ay maligtas hanggang sa pagtayo sa harap ng Panginoon. Kaya ito ay nasa present progressive tense. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ito ay present tense. Sa Roma chapter 8, verse 23. Chapter 8, verse 23. Basahin natin. At hindi lamang sanglilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumarating din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkup ang pagtubos sa ating katawan. Tayo mga naligtas ay may posibilidad na magkasala, magreklamo at makalimot sa biyaya ng Diyos, mamuhay ayon sa ating sariling kalooban, at kung minsan ay nagdurusa tayo dahil sa ang ating katawan ay mahina. Kaya kahit na mayroon tayong banal na spirito at kaligtasan, tayo mismo ay dumadaing sa ating sarili dahil tayo ay mayroon pa ring laman. At ito ang dahilan kung bakit masidhing hinihintay ang pagkukupkup, ang pagtubos sa ating katawan. Hinihintay natin ang pagtubos sa ating katawan, sa ating laman. Tulad ng isang uod na nagiging paru-paro at tumilipad papalayo, kapag dumating ang Panginoon, ang ating mababa at hamak na katawan ay babaguhin tungo sa isang maluwalhating katawan na gaya ng sa Panginoon. At hinihintay natin ang sandaling ito, ang pagtubos sa ating katawan. Kaya nga ito ang pangatlong yugto ng kaligtasan. At ito ay mangyayari kaagad pagdating ni Jesus sa ikalawang pagkakataon. Pag siya'y dumating, sakaling dumating siya ngayong araw, babaguhin niya ang ating katawan gaya ng sa kanya at dadalhin niya tayo upang makasama niya magpakailanman. Kaya isasabuod ko ang ating natutunan ngayon, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong kaligtasan ang binabanggit dito? Dapat nating pag-isipan, ito ang kaligtasan ng Espiritu. Ang kaligtasan ng Espiritu ay may pitong kahulugan. Ang regalong ito ay isang set, isang kompletong set. Marami, hindi lang iisa. Ang kaligtasan ng Espiritu ay mayroong maraming kahulugan. Una,
Iniigtas niya ang ating espiritong patay sa mga pagsalangsang at mga kasalanan. Sa Efeso 1:7, sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ang kapatawaran ng mga kasalanan. Nang matanggap natin ang kaligtasan, isang bagay ang sigurado, na ang aking mga kasalanan ay napatawad na magpakailanpaman. At sa Hebreo 9:12, sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, sa kayo tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang bugtong na anak ng Diyos, si Kristo na walang kasalanan, ay nagdanak ng kanyang dugo upang patawarin ang ating mga kasalanan magpakailanpaman. Ang aking mga kasalanan ay inalis na magpakailanman ng oras na ako'y manampalataya sa walang hanggang katubusan. Sa pamamagitan ng dugong iyon ay mayroon tayong katubusan, pagtubos. Ibig sabihin, may ibang nagbayad sa halip na ako. Katubusan ang kapatawaran ng mga kasalanan. Mayroon ba kayong kapatawaran ng mga kasalanan? Ito ang dapat na malinaw sa inyo. Kahit na hindi ninyo alam na ang kaligtasan din ay kapanganakang muli, kung ikaw ay may tunay na kapatawaran ng mga kasalanan, kung ganoon, ito ay kaligtasan. Nang ako'y maligtas, ganyan din ako. Sa paglipas ng panahon, naunawaan ko na, ganito din pala ang kaligtasan. Sa oras na yon, ako ay ako pala'y ipinanganak ng muli. Ako pala'y naging anak na ng Diyos. Ang Espiritu Santo pala ay dumating na sa akin. Sa buong Biblia, wala nang mas nakakamangha kaysa sa katotohanan na ang bugtong na anak ng Diyos ay namatay sa krus sa halip na tayo at pinatawad ang lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman. Kaya ang kapatawaran ng mga kasalanan ay talagang kamangha-manghang biyaya. Ang kapatawaran ng mga kasalanan, sunod, pag-aaring ganap. Sa Roma 3:24, maaari bang ilagay sa screen ang verse na ito? Sa Roma 3:24, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. Dahil sa pinatawad ang lahat ng kasalanan, tayo ay itinuturing na ganap. Itinuturing ng Diyos na para bang natupad ang lahat ng kautusan. Pinaring ganap. Kaya sa Roma 5:19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, tayo ay naging mga makasalanan dahil sa kasalanan ni Adan. At si Adan ay naging makasalanan. Kasabay nito, lahat ng tao na ipinanganak sa kanya ay ipinanganak na makasalanan. Ngunit ganap na sumunod sa Jesus bilang ating kinatawan. Tinupad niya ang lahat ng kautusan. Siya ay sumunod hanggang sa kamatayan. Kaya si Jesus ay isang matuwid. At ibinigay niya ang kanyang katuwiran sa atin. Alam mo ba ito? Kaya, kay Jesus, tayo ay itinuturing na ganap. Ibinigay niya sa atin ang kanyang katuwiran. Ito ay kahangahanga. Inaring ganap. Itinuturing na ganap. Nang tayo'y naligtas, ang ating pananampalataya ay itinuturing na katuwiran. Si Jesus ang naging ating kinatawan. Para sa atin ay tinupad niya ang lahat ng kautusan. Ibinigay niya ang kanyang katuwiran sa atin. Sunod, tingnan natin. Sa John chapter 5, verse 24. John chapter 5, verse 24. Basahin natin ang sabay-sabay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Upang manampalataya, kailangan mong marinig ang salita at paniwalaan. Ang nakikinig ng aking salita, ibig sabihin ang sumasampalataya sa biyaya ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sinasabi ba dito na hindi pa alam kung may buhay na walang hanggan o wala?
Habang nag-i-evangelize ako, may isang babae na nagsabi, "Sinasabi ninyong kayo ligtas na, ang yayabang niyo naman. Malalaman mo lang kung ligtas ka pag namatay ka na," sabi niya. Kaya binasa ko ang talatang ito sa kanya. "Ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay hindi alam kung may buhay na walang hanggan siya o wala. At hindi alam kung lumipat na siya sa buhay o hindi. Ganun ba ang sinabi dito ni Jesus?" Sabi sa talatang ito, may buhay na walang hanggan. Si Jesus ay hinatulan na bilang kapalit natin. Kaya bakit pa ako hahatulan? Kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Lumipat ako mula sa isang tren na patungo sa impyerno, patungo sa isang tren na patungo sa langit. Nabago na ang kapalaran. Mababago ba ulit ito? Hindi na. May nangyaring kagaya niyan sa tabi ko. Nung ako'y nasa tren dati, sumakay ako ng tren papuntang Mokpo sa linya ng Honam. At itong tren ay halos malapit na sa Mokpo. At may isang nagtanong sa katabi niya, "Saan ka pupunta?" Sabi nung katabi niya, "Sa Daegu." Pero ang tren na ito ay papuntang Mokpo. Maling tren ang nasakyan niya sa Daejeon. Akala niya siya ay papuntang Daegu. Saan makakarating ang tren na iyon? Ang tren na ito ay darating sa Mokpo pagkaraan ng ilang sandali. Kung gayon, ang taong ito ay kailangang sumakay ulit sa ibang tren. Dito, pag nakasakay ka sa maling tren, pwede kang makalipat sa iba. Ngunit kung inaakala mong makakapunta ka sa langit, samantalang nakasakay ka sa tren na papuntang impyerno, malalaman mo na lang na nasa impyerno ka na. Kahit na naniniwala kang pupunta ka sa langit, doon ka ba pupunta kung nasa maling tren ka? Mayroong buhay na walang hanggan at hindi na darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Oo, ang tren ay malapit nang makarating sa Mokpo, ngunit akala niya siya ay pupuntang Daegu. Ito ay kakatuwa, di ba? At sa unang Pedro, chapter 1, verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Bakit hindi lumalabas sa screen? Unang Pedro 1:3. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Sinasabi sa John chapter 3 verse 5 na ang isang tao ay kailangang ipanganak ng tubig at ng espiritu. Ang kamatayan ni Jesus ay ang tubig. Nang si Jesus ay binautismuhan, ang paglubog sa tubig ay ang kamatayan ni Jesus at ang pag-ahon mula sa tubig ay ang muling pagkabuhay. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pagtubos at ang bagong buhay. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Ang mga ipinanganak na muli ay may buhay na pag-asa. Sa unang Pedro 1:4, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inalaan sa langit para sa inyo. Ipinanganak na kayong muli. Ibig sabihin ay ipinanganak ng minsan sa laman at muli bilang anak ng Diyos. Ibig sabihin ay ipinanganak ng dalawang beses. Napipisa na gaya ng isang itlog. Kapag napisa na ang itlog, ito ay lumalago bilang sisiw at lumilipad papalayo gaya ng ibon. Tayo ay ipinanganak ng minsan sa laman dito sa mundo. At ngayon, nang tayo ay naligtas, tayo ay ipinanganak bilang mga anak ng Diyos at ipinanganak sa Espiritu. Ibig sabihin, ipinanganak na muli. Kaya sinasabi na tayo ipinanganak na muli. Ano ang sunod pagkatapos sa ipinanganak na muli? Sa Juan 1:12, ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang mga naligtas ay naging mga anak ng Diyos. At ano tayo kung tayo mga anak ng Diyos? Tayo ay tagapagmana. Sa Roma 8:17,
Pakiusap, ipakita po sa screen. Roma 8:17. At kung ang mga anak ay mga tagapagmana din, mga tagapagmana ng Diyos, mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin din namang kasama niya. At kung mga anak ay mga tagapagmana ng Diyos, pagkatapos maligtas, ang kaharian ng Diyos ay kaharian natin. Ang bahay ng ating Ama ay bahay din natin. Maganda man tayo o pangit, ang bahay ng ating Ama ay bahay din natin. Ang kaharian ng Diyos ay bansa natin. Tayo ay tagapagmana, tagapagmana. Mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Tayo ay tagapagmana ng kaharian kasama ni Kristo. Tinanggap natin ang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Ito ay nakakamanghang bagay. Ang mga anghel ay hindi makakapasok sa lugar na iyon. At ang kasamang tagapagmana ni Kristo upang luwalhatiin din namang kasama niya. Tayo ay luluwalhatiin kasama ng Panginoon kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya. Kaya dapat na tayo ay magtiis para sa Panginoon dito sa lupa. Maging si Jesus man ay nagtiis muna bago pumasok sa kaluwalhatian. Kung tayo ay susunod at mabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, tayo ay makakaranas ng pagdurusa, subalit may pangako ng kaluwalhatian. Kaya hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Tayo'y tagapagmana ng Diyos. At saka tinanggap natin ang banal na Espiritu. Banal na Espiritu, ito ay mahalagang bagay. Tingnan natin sa Galatia chapter 3 verse 2. Galatia chapter 3 verse 2. Ang tanging bagay na nais kong matutunan mula sa inyo ay ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautosan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Ang tanging bagay na nais kong matutunan mula sa inyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautosan o pakikinig sa pananampalataya? Para natin tinanggap ang Espiritu, nang tayo makinig at manampalataya, nang naligtas tayo, tinanggap natin ang banal na Espiritu. Ang ibig sabihin ng pinatawad at naligtas ay pinatawad na ang mga kasalanan, itinuring na ganap, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, ipinanganak na muli, naging anak ng Diyos, pagkatapos ay naging tagapagmana ng Diyos at tumanggap ng banal na Espiritu. Kailangan nating malaman ito. Nung ako ay naligtas, hindi ko alam na natanggap ko na ang banal na Espiritu. Alam ba ng mga bata kung mayroon silang atay at kidney sa kanilang tiyan? Hindi nila alam. Hindi nila alam, pero nandyan ba o wala? Nabubuhay tayo ngayon dahil mayroon tayong mga ganitong organs sa katawan. Sa paglaon, kapag natutunan nila ang bahagi ng katawan ng tao, napapagtanto nila na mayroon silang atay, puso, kidney at iba pa. Ah, meron pala akong atay. Meron pala akong puso. Ah, meron pala akong kidney. Ngayon, sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, "O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo?" Bago tayo naligtas, iniisip natin na tinanggap natin ang katawang ito mula sa ating mga magulang dahil sa sila ang nagluwal sa atin. Ngunit may kakayahan ba ang ating mga magulang na gawin tayong? Sa mga awit 139 verse 13, Unang Korinto chapter 6 verse 20. Unang Korinto 6 verse 20. Sapagkat kayo binili sa isang halaga. Nagbayad si Jesus ng mataas na halaga at binili ang aking kaluluwa at katawan. Ibinigay sa akin ng Diyos ang katawang ito. Binili ito ni Jesus sa isang halaga sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo. At ang banal na Espiritu ay naninirahan dito. Ang tatlong persona ng Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, ang siyang namamahala sa katawang ito.
Kaya binili na itong katawang ito sa isang halaga. Ang banal na Espiritu Santo ay naninirahan dito. Kaya, huwag mong hamakin ang katawang ito. Huwag mong sirain. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa akin, sa aking katawan. Sa panahon ni Jesus, akala ng mga tao, ang Diyos ay nakatira sa templo ng Jerusalem. Subalit ang Diyos ay hindi naninirahan doon. Noong 70 BC, ang templo ay sinunog. Sinabi ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Kaya sumagot ang mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw? Subalit siya ay nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Dahil ang Diyos ay nasa katawan ni Jesus, ang kanyang katawan ay ang templo. Ito'y nangangahulugang, ako ay iyong papatayin, subalit pagkatapos ng 3 araw, ako ay muling mabubuhay. Pagkatapos ni Jesus umakyat sa langit, ano ang templo? Ngayon, ang Espiritu Santo ay dumating sa mga naligtas. Ang katawan na ito ang templo dahil ang Espiritu Santo ay nasa akin. Hindi natin nakikita, subalit narito. Kahit hindi mo alam, nariyan. Kailangan nating malaman na meron. Ito'y napakahalaga para sa Kristiyanong pamumuhay. Sa Roma 8:9, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ang Espiritu ni Kristo ay ang Espiritu Santo. Sino mang walang Espiritu Santo ay hindi Kristiyano. Hindi mo dapat sabihin na bawat taong pumupunta sa church ay Kristiyano. Kristiyano, ibig sabihin tao ng Diyos. Tao kung saan ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Si Kristo ay nananatili sa akin. Sa Galatia 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang aking katawan at spirito ay binili sa dugo ni Jesus at ang spirito ay naririto. Siya ay nasa akin. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Si Jesus ay nasa akin. Siya ay nasa loob ko. Kaya kailangan nating malaman ito. Siya ay nasa akin. Muli sa Galacia, ako ay ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Dahil sa akin, siya'y nasa akin. Si Jesus ang aking buhay. Siya ang may-ari ng aking buhay. Ngayon, si Jesus ang nagmamay-ari ng aking buhay, aking tagapagligtas na nanatili sa akin. Dapat nating pag-isipan ito. Hindi ko pwedeng gamitin ang aking katawan ayon sa gusto ko. Ngunit sa Iglesia ng Corinto, mayroong isang Kristiyano na nagkasala gamit ang kanyang katawan. Gumawa siya ng sexual na kasalanan. Dahil siya ay nagkamali sa maraming bagay, kaya sinaway sila ni Pablo kagaya nito. Sinong nagmamay-ari ng inyong katawan? Ngunit nagkakasala kayo gamit ang inyong katawan ayon sa inyong kagustuhan. Hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? Magkakasala ka ba gamit ang inyong katawan na siyang templo ng Diyos? Sa 1 Corinto 6:17, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu kasama niya. Ang aking espiritu at ang espiritu ng Panginoon ay naging isa. Mula sa oras na iyon, ang Panginoon at ako ay hindi na pwedeng maghiwalay pa. Ang aking espiritu at ang kanyang espiritu ay nasa loob ko. Mga kapatid, ang malaman ng katotohanan ito ay napakahalaga. Ngayon, ang Kristiyanong pamumuhay ay paglilingkod kay Jesus na nasa atin. Si Jesus ang nagmamay-ari ng ating buhay. Kaya mabuhay man o mamatay, dapat natin siyang bigyan ng kasiyahan.
tayo ay tumanggap ng Espiritu Santo, ito ay napakahalaga. Kaya nga si Jesus ang nagmamay-ari ng ating buhay. Kaya nga, ang Espiritu Santo ang dapat na manguna at mamuno sa ating puso at buhay. Si Jesus ay wala sa malayo. Siya ay nananatili sa atin. Kaya pagkatapos maligtas, ang paglago sa ating Kristiyanong pamumuhay ay nangangahulugang ang puso ni Jesus, ang kanyang personalidad at ang kanyang pagkatao ay nabubuo at namumuno sa ating puso. Sinusunod natin ang ayon sa kanyang iniisip at ninanais gawin. Sinabi ni Apostol Pablo, nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata, ngayong ganap na ang aking pagkatao ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Ano nga ba ang bagay ng pagkabata? Ito ang buhay na sumusunod sa sariling laman. Nagsasalita at kumikilos ayon sa sariling katigasan at kasakiman. Huwag ninyong gawin ito. Hindi ito nararapat. Ngayon, ang may-ari ng ating buhay ay si Jesus na nananatili sa loob natin. Kaya ayon sa kalooban ng Panginoon, ang mga bagay na gusto ng Panginoon ay ang gusto ko. Ang kinapupuutan niya ay kinapupuutan ko. Ang gusto niya ay gusto ko rin. Kung ito ang kanyang kalooban, ako ay mabubuhay at mamamatay. Kung luloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Ang masama ay hindi paggawa ayon sa kanyang kalooban. Kaya tayo ay mababago at makikita ang Panginoon sa isang maluwalhating katawan sa araw ng pagdating ng Panginoon, hindi ba? Alam mo ba na ang araw ng kanyang pagdating ay napakalapit na? Ito ang huli nating pag-asa, ang kanyang pagdating. Sa araw ng pagdating ng Panginoon, lahat ng mga Kristiyano ay tatayo sa kanyang harapan. Kaya sa 2 Corinto 5:9, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Si Apostol Pablo ay naging mabuting halimbawa sa mga Kristiyano. Kanyang sinabi, maging nasa tahanan o malayo sa tahanan ay bigyan siya ng kasiyahan. Si Apostol Pablo ay nabuhay lamang upang bigyan ng kasiyahan ng Panginoon. Kung kalooban ng Diyos ang mabuhay, ay mabubuhay. At kung kalooban ng Diyos ang mamatay, ay mamamatay. Sinabi niya, mabuhay man ako o mamatay, minimithi ko na maging tao na nakapagbibigay sa Panginoon ng kasiyahan sa pamamagitan ng aking katawan. Bakit? Sinabi sa 2 Corinto, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap. Tayong lahat ay kailangang humarap. Ito ay sinabi sa Corinto. Teka, brother, maaari mo bang ipakita sa amin ng screen? Second Corinthians 5:10. Alam niyo, mabilis nilang maipakita ang mga bersikulo sa screen. Tama ba ito? 2 Corinto 5:10? Ah. Hindi, 1 Corinto 5:10. Pakiusap, 2 Corinto 5:10. Okay, basahin po natin ang sabay-sabay, 2 Corinto 5:10. So, pagkat tayong lahat ay kailangan na humarap sa hukuman ni Kristo. So, pagdating ng Panginoon, hindi tayo hahatulan papuntang impyerno. Sa halip, tayo ay hahatulan ayon sa kung paano tayo nabuhay mula ng araw na tayo ay naligtas hanggang sa araw na tayo ay tumayo sa harap ng Panginoon. Ito ang hukuman ni Kristo. Parehong kaligtasan. Subalit kung paano tayo nabuhay pagkatapos ng kaligtasan ay magkakaiba sa bawat tao. Ang iba ay nabuhay para lamang sa Panginoon ng buong puso. Subalit ang iba ay hindi nabuhay kagaya nila. Minsan, siya ay nabubuhay para sa Panginoon, minsan, siya ay nabubuhay para sa kanyang sarili. Kapag tayo ay tumayo sa harap ng Panginoon, ang lahat ay ihahayag. Mahayag, nalalaman niya ang lahat ng bagay.
maging mabuti man o masama, ang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay mabuti, ang mabigo na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon ay masama. Ang mabuhay ayon sa Espiritu ay mabuti, ang ayon sa laman ay masama. Ang mga bagay na ayon sa ating ginawa ay gagantimpalaan. Magkakaiba ang kaluwalhatian ng gantimpala. Kailangan nating malaman na kahit tumanggap tayo ng magkaparehong kaligtasan, ang kaluwalhatian na ating matatanggap sa harap ng Panginoon ay magkakaiba. Naintindihan niyo po ba? Patuloy nating pag-aaralan ng tungkol dito. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, kami ay nagpapasalamat na ang Diyos ay nagligtas sa amin sa pamamagitan ng Kanyang mahalagang dugo sa katapusan ng panahon. Salamat po sa paggawa sa amin bilang mga anak ng Diyos at binigyan kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Ang aming katawan at kaluluwa ay sa Panginoon sapagkat binili ang mga ito ng dugo ng Panginoon. Pamunuan po kami upang kami ay makapaglingkod lamang sa Panginoon sa titira naming buhay. Mabuhay lamang para sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Sa araw na ang Diyos ay darating kung saan napakalapit na, tulungan mo po kaming maging tao na karapat dapat tumanggap ng papuri mula sa Panginoon. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.